So, good day mga uncle. So, today, another unboxing and installation video na naman po tayo. Kung nabili kong Shimano hydraulic brakes, bili ko po siya sa halagang, kulain niya. Ayan, 2.8. Hindi naman malaki yung price tag niya. 2.8, medyo mahal. Quarantine price po to. Since, karoon tayo ng pandemic, nagtaas ang lahat ng mga presyo na mabilihin. Tinawaran ko pa to pero fixed price na daw po yan. Ang kinuha kong preno is yung Shimano MT200 na non-series. At ikakabit ko po siya dun sa aking bike, which is yung Pinewood Trident Flux 2.5. So, buksan muna natin itong unang box, yung harap. Bali, ang haba niya is 1 meter, 1000 mm. Ito yung ilalagay natin dun sa harap. Harap na bike. Wow, so ito na po siya ang ating Shimano MT200 non-series. Ito yung sa harap, legit, tanggalin natin. Legit naman siya, Shimano. Ayan, ito yung caliper. Ito yung nilalagay sa rotor. First things first, bago nyo po pindot-pindotin tong lever na to, ito, bago nyo ipindot-pindot ito, siguraduhin nyo pong nakakabit po ito or meron po siyang ganito to. Kasi once na pindot-pindot nyo po tong lever na to, tapos hindi to nakakabit, maglalak po yung ating mga brake pads. So siguraduhin nyo po bago nyo galaw-galawin itong lever, dapat meron po ito. Ano pang kasama ng box? Kasama po ng box natin is ito naman po yung screw niya. May kasama rin po siyang screw. Tapos ito ginagamit, nilalagay din po ito dun sa screw dito. Yun yung sasalpak dito. So yun lang, yung laman. Tapos meron tayong manual. Ano po bang laman ng box? Tignan natin. So yun lang. Yun lang po yung laman ng ating box. To classic na to, na may lamang screw. Tapos itong manual, information guide. Tapos itong ating brake lever. Yun lang po yung laman ng ating box. Sigurado, pati dun sa likod, rest lang din sila. Sabihin natin itong pangharap na lever. Bali, yung 2.8 pala na price dito. Yung set na po yan. Hindi po siya individual. Ayan. Tanggal siya. Tanggal yung plastic. Lay ko muna. Mahirap na. Ito yung para sa right naman na lever. Ayan. Ito naman yung kanyang caliper. Ito yung ating brake lever. Meron tayo nito ulit. So yun, basically yun lang po yung laman ng aking karton. Yung dalawang karton na yan. So yan na. Ready to go na tayo. Kabit na natin sa ating bike. Yan, babaklasin na natin yung original nating brakes. Ito po yung dati kong brake. Papalitan kong brake po ay isang hydraulic brake din po siya, pero ang brand niya is Fuwon. Ito po yung stock nitong aking nabiling bike. So, ang una po natin gagawin is tatanggalin natin tong mga handle grip. After natin tanggalin, tatanggalin naman na po natin itong preno. Tanggalin muna dito, tapos dun sa baba. So, anong kailangan nating tools? At syempre, ito. May huwagang allen wrench. Ito lang po. Ito po yung kailangan nating tools para po matanggal po itong mga dapat tanggalin.
Tanggalan natin yung handle grips. So medyo mahirap talaga tanggalin to, lalo na yung nandito sa gilid, yung pinaka yung tinatanggal. Tanggal na siya. Pwede na natin ikabit yung ating brake lever sa harap. Ayan, screw nyo lang siya tapos i-slide. And then ganun din po dito. Kailangan tanggalin ito. Yun, tanggal na siya. Hindi na pong caliper, tatanggalin natin. Tanggal na ating caliper. Pwede na natin ikabit yung ating Shimano non-series. Pero bago yun, kailangan lang natin punasan itong rotor disc ng tissue na may kasamang alcohol. Wala tayong tissue. Gabitan na lang natin ng basahan. Pwede na natin ikabit ang ating non-series. Ganan natin tong preno dito sa harap. Shoot lang natin. Saka na natin ayusin ito mamaya. Oh, mahaba siya oh. Pang 3 fingers kasi ito. So sabit natin yung caliper. Pag ganyan siya, tanggalin na natin tong plastic. Yan, pasok na pasok. Ang pagpapahigpit daw po na ito, huwag nyong ihigpitan ng paisa-isa. So salitan. Salitan nyo po siya pahihigpitan. Ganyan sa kabila. Maganda yan. Sa kabila naman, salitan lang yan. Salitan mong pahigpitan. Huwag mong ihihigpit yung isa tapos sa kabila. Ganun. At bago natin i-fix to, kailangan preno natin ganyan. Saka mo siya pahigpitan. Titignan natin kung sa side yung brake pad sa ating rotor. Tamang higpit lang. Huwag masyadong higpitan. So yun. Hindi siya sumasayad. Oh, yun oh. Medyo matrabaho yung nandito sa likod. So, ang una natin gagawin, tanggalin muna natin yung caliper. So, tanggalin natin siya. So, ayan. Ayan. Check na lang siya. And then pwede na natin ilagay yung ating brake lever. Yo! Ilagay na natin siya. Pero kung papansin nyo, ang haba ng kable. So ipapabawas ko na lang to sigurado pagka may time. Paikot na lang muna natin ng isang beses. Konting ayos ko na lang. So testing natin. Bukan natin sa likod. Sa likod naman tayo. Ayan. Lakas. Ayan. Ayos. Na yung pagkakabit ng ating Shimano MT200 non-series brake set. Oh, ayan na siya. Ito yung sa harap. At ito yung sa likod. Okay po. Hindi ko siya pinutulan kasi hindi ako marunong magputol. Kaya ginawa ko, inaayos ko na lang yung kable niya dun sa harap. So ayun na, nakakabit na siya. Okay, ito yung caliper po natin dito sa brake caliper natin sa likod. And ito naman yung brake caliper natin sa harap. Ayan. Pwede na ulit mag-rides after ECQ. So, for more videos po, don't forget to like, share, and subscribe po. Na rin po yung notification bell. I'll be updated po sa mga next upload ko. Ayan. Thank you.